Quick review lang natin tong hub ng Maxzone, ano? Asensya na, medyo maingay dito sa natin, sa lugar natin ngayon. Matagal lang meron tayo nitong hub na to, ano? Hindi ko napansin na wala pa pala tayong soundcheck nito sa channel. Kaya ngayon pala natin ma-review. So kung titignan nyo, parehas to dun sa nirelease kong soundcheck na ano, no? Yung hub na Pops Pro. Tutusin, parehas talaga sila. Ayan, no? Parehas silang triple street it. Parehas din sila nung, ayan, no? Yung design nung hub. Tsaka yung free hub niya, parehas din. So, ayan. Yung, eto yung Maxzone Stroke 1. So, eto yung isa sa budget mill ngayon sa market na tunog mamaw. Kasi nga, naka-treated siya. Pero, triples lang to. So, ayan. Ito yung ano. Ito yung sa front hub. Hindi rin natin ito mabubuksan yung free hub nito, ano. Kasi, wala tayong gandong size na tools ngayon. Ayan. Wala tayong size nito, ano. Ito yung quick release niya. Yan, Maxzone. Yan. Bale nung hub na to is compatible lang siya sa quick release. Yan, hindi siya pwede sa throw axle, ano. 32 holes, yan yung sa bolts. Compatible siya ng 8 to 12 speed, yung pagkakalam ko. 8 to 12 speed siya compatible. So, yan, sound check natin. So, sabi, katulad nga ng sinabi ko kanina, parehas to dun sa Pops Pro, ano? Pero mas mura lang to sa, ano, sa Pops Pro. Around 1.9 lang yung price nito sa market ngayon. Kahit yung tunog, parehas siya sa Pops Pro, eh. Ayan, oh. Pagka-parehas sila ng tunog, baka parehas din sila ng prehab, ano? So, yan, yung quick review natin sa Maxzone Stroke 1.0. So, yun. Kung may baka kayong tanong sa hub na to, comment nyo lang. At kung may dagdag kayong kaalaman na gusto i-share, comment nyo lang. By the way, meron palang, ano, no? Meron siyang kasamang ito. Kapag mas matas na speed na gagamitin nyo, kailangan nyo na itong, ano, spacer. Yan. So, yun. Salamat sa panunod.